isang set na ganito, dati siyang ano, $499. Ngayon, $139 na lang siya. Ang laki ng matitipid talaga. So, kumusta kayo? Merry Christmas! Ang tagal kong di nakapag-upload ng video kasi nagkasakit ako. Ngayon, Boxing Day dito sa Australia, kaya maaga kaming pumunta dito sa mall. Madami kasing mga discounted items ngayon. Karamihan, 50% or yung iba for clearance na siya. Ito yung timing namin ngayon kasi konti pa lang yung mga tao. Alas 9 pa lang ng umaga, umalis na kami sa bahay. So, maaga talaga kaming nakapasok. Yung gamit nila sa contact tracing, guys. Scan mo lang yung phone mo dito, tapos malalaman na nila kung saan ka nagpunta. Dito kami unang pumunta kasi yung asawa ko mahilig talaga siya sa mga gamit sa bahay. Ito, dati siyang ano, $89.95. Ngayon, $44.97 na lang siya. So, karamihan talaga pag mga gantong Boxing Day, clearance na siya or sobra pa sa kalahati ang binaba ng presyo. Yan, bibili kami ng mga frying pan. Ito yung maganda sa mga pamilihan dito sa Australia, guys. Kasi kapag nagbago ang isip mo, pwede mong ibalik yung mga items. Hindi sila magtatanong kung bakit. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas. Medyo mahirap ano magbalik ng mga items. Ito naman yung susunod namin na bibilhin. Panggawa siya ng pie or mga tinapay. Ito, dati siyang $85, ngayon $68 na lang siya. Makakasave ka ng $17. At isa din nito, pantanggal ng mga buhok-buhok sa ilong at saka sa tenga. Tig, $19 siya. Hindi siya nakasave, pero okay lang. Bibili din ako ng mga lotion. Dati siyang ano, $10.50. Makakatipid ako ng ano, 5 kasi half price siya. Ayan, lahat dito half price siya. Mga beauty products nila, guys, half price din. Gaya nito. Dating $23, ngayon $11 na lang siya. Yan, madaming ano, madaming brands. Yan, Superstay. Ne. Parang maganda ito. Light beige, light beige. Kukuha ako ng isa kasi 30 hours siya. Para lang pang ano, pang brightening ko sa mukha. Pinaka-paborito kong part kasi mahilig talaga ako sa mga lipstick. Ngayon, half price sila lahat. So, kukuha din ako niyan, syempre. Yan, yan yung dalawang napili kong kulay. Kukunin ko sila. Hindi ko na alam kung saan napunta yung mag-ama ko. Iniwanan kasi nila ako noong namimili ako ng mga lipstick. Pero sigurado, andito lang yun sa mga, ano, baby corner. Nahanap ko na rin sila sa wakas. Kukuha din akong dalawang calculator. Ito kasi yung gamit ko sa trabaho para mapadali yung ginagawa ko. Tapos na kaming mamili dito sa Big W. Magbabayad na lang kami. And then, lilipat naman kami sa ibang store. Bago kami magbayad, meron pa siyang pinahabol na, ano, mga storage daw, ganyan. Ang hilig-hilig niya sa mga ganito. Napikiryas siya dun sa batang umiiyak. $350 yung binayaran namin sa store na to. Kalahati ng totoong price ng mga binili namin. Grabe mura ng mga bilihin ngayon. Ayan, no?
Di ko alam kung hanggang kailan sila. Ito, stone talaga siya. Makakatipid ka ng ano, $79 pag $80 na actually kapag binili mo ito ngayon. Check nyo to guys. Yung isang set na ganito, dati siyang ano, $499. Ngayon, $139 na lang siya. Ang laki ng matitipid talaga. Parang gusto kong bumili neto, pero meron pa kasi kami sa bahay eh. Lipat naman tayo ngayon sa ibang store. Medyo malayo yung pupuntahan namin, kaya... Ayan, nakatulog na si baby. Tayo susunod na may mimili guys, sa DFO. Madami na rin tao ngayon dito. Medyo mahirap na niyan makahanap ng parking space. Sa wakas, nakahanap na rin kami ng ano, parking space. Ang tagal namin nagpaikot-ikot. Ngayon pa lang kami nakakita. Andito tayo ngayon sa DFO Jindale. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung lugar na to. Jindale or Jindale? Parang ganun. Basta, yun na yun. Naka-sale din ang Oakley, guys. Ano, 50%. Bibili na rin kami ng mga damit ng asawa ko. Ito. Ayan, $187 yung binayaran namin sa kanya. And then, lilipat naman kami sa ibang shop para mamili naman ng sa akin. Bibili na rin ako ng ano, sandals ko. Ito yung napili ko. Yung may tali-tali sa paa na ganyan. At saka isang ganito, dal shoes. Ito naman yung napili kong para sa akin. Dati siyang tig $100 and then nabili ko na lang siya ng tig $60. So, nabili ko na siya guys and lilipat naman na tayo sa ibang spot. Dito naman tayo ngayon sa Vans and 40% discount. And bibili ako ng ano, ng leggings at saka socks. Nabayaran ko na siya. So, siguro uuwi na lang kami kasi pagod na rin kami sa paglalakad. Tapos na kaming mamili ng mga ano, damit-damit. So, lilipat pala kami sa ano, Costco para mamili naman ng gamit ni baby. Like diaper at saka ibang mga pagkain na din. Kararating lang namin dito sa Costco. And then, bibili lang kami ng konting gamit. Ganyan ang itsura guys. Ko alam buksan eh. And ito maganda. IPL, pantanggal ng buhok. Ganyan siya. Maganda dito sa Costco kasi makakapamili ka na ng ano, mga nakat na siya na karne. Yan. Lahat na siguro ng klase ng cut andito na. Dito na kami sa diaper section. Yan, maramihan talaga yung binibili dito. Actually, mas nakakatipid na pag ganyan. Kasi inaabot na siya ng siguro 1 month. Pag bumili ka ng isang ganyan or at least 3 weeks. Yan, ganyan sila. Makakatipid ka talaga pag bumili ka ng wholesale dito sa Costco. Bili na rin kami ng gatas ni baby. Ito yung sa kanya, nasa 1 year plus na. Madalas ito nagkakaubusan doon sa grocery malapit sa amin. Kaya dito na kami sa Costco bumibili. Andito kami sa dining area. Iba na pala yung patakaran nila ngayon. Kailangan, bago ka nila papapasukin, ipapakita mo muna na fully vaccinated ka na. So, kapag hindi ka pala vaccinated, hindi ka na makakapag-dine-in na ganyan dito.
6.5 hours later. Yung binili namin dito sa Costco, yung sinadya talaga namin is yung diaper ni baby. Asa na ba yun? Nasa ilalim. At saka yung gatas lang niya. So, inabot lang kami ng mga $200. That's it for today's vlog, guys. Thanks for watching and please consider subscribing. Bye!